Maraming salamat sa suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Kabanata 526 hanggang 530. Mapagpakumbabo si Keith Yao nang makilala niya sina Alex Rockefeller at Brittany Rockefeller. Umiti siya ng pilit na bakas ang mga kulubot sa mukha niya nang umakbay siya para salubungin sila. Nambobola si Brittany. Ginoo, Yao, bakit ka nandito? Pasok, pasok. Alex, pakiputo lang pakwan para kay Mr. Yaol, masyadong mainit sa kalagitnaan ng araw, makakatulong ito sa kanya na labanan ang init. Mr. Yaol, masasabi mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Personal sana kaming pumunta ni Alex para bisitahin ka. Paano ka namin mapapunta sa amin? Nang marinig ito ni Michelle Yaol, napangiti siya. Nang hina ang mga paa ni Keith at halos mapaluhod. Hindi manggahas si Keith na hayaan si Grandmaster Rockefeller na magbukas ng pakwan para sa kanya kahit gaano pa siya katapang. Mas gusto niyang putulin ang sarili niyang ulo. Hindi na kailangan iyon, hindi na kailangan, hindi ako nauuhaw, mabilis na sabi ni Keith. Tumingin sa iyo, basang-basa ka sa pawis, paanong hindi ka nauuuhaw? Alex, bilisan mo, sabi ni Brittany. Oh, okay, sumulyap si Alex kay Keith bago ito sumagot. Hindi maganda ang pakiramdam ni Alex kay Keith. Ang matanda ay tuso at mahilig umupo sa bakod hanggang sa makita ang mas malakas o kapaki-pakinabang. Napanig, ang mga taong tulad ni Keith ay parang mga kaibigan sa patas na panahon, hindi dapat asahan ng isa na tutulong sila sa mga oras ng krisis. Kung hindi dahil kay Michelle, wala nang pakialam si Alex na tumugon sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik si Alex sa sala dala ang isang plato ng hiniwang pakwan. Ipinasa niya ang isang piraso nito kay Keith. Natarante si Keith habang nanginginig ang kamay, dahilan para mahulog ang piraso ng pakwan sa lupa. Kumunot ang noo ni Brittany. Nako, mahal, bakit napakawalang kwenta mo? Bigyan mo si Mr. Yaol ng isa pang piraso. Napaluha si Keith. Pagkaupo niya sa couch kanina ay nakaupo lang siya na nakalagay ang kalahati ng puwitan niya. Ayos lang, ayos lang. Isang putol lang ng kamay ko. It was nothing to do with Mr. Rockefeller. Sabi ni Keith bago mabilis na pinulot ang pakwan sa lupa. Pagkatapos ay sinimulan na niya itong kainin. Ito ay masarap, ganun talaga, he added. Napatulala si Brittany. Ito ang pinuno ng pamilya Yaol mula sa California. Madali siyang magdulot ng lindol sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang paa sa California. Hindi makapaniwala si Brittany. Nakukuha siya ng isang piraso ng pakwan sa lupa at kakainin ito. Higit sa lahat, ang buhok ng isang tao ay bumagsak sa lupa kanina at ito ay nagkataong damaykit sa pakwan. Noon, nakain na ni Keith ang kalahati ng piraso ng pakwan. Ginoo, Yaol, ikaw, tinuro ni Brittany ang bibig ni Keith. Mabilis na din nilaan ni Keith ang kanyang bibig at kinain ang natitirang kalahati ng hibla ng buhok. Napalunok pa siya ng ilang beses pagkatapos noon. Nay, andito si Mr. Yaol para maghatid ng mga halamang gamot para gawin kong gamot. Maaari kayong magpatuloy sa pakikipag-chat. Susuriin ko ang mga halamang gamot at ililipat sa basement, sabi ni Alex sa wakas. Hayaan mo akong gumalaw. Biglang sumingit si Keith. Dapat kang umupo at makipag-usap sa aking ina, sagot ni Alex. May kabuoang 5 kahon ng mga halamang gamot. Bawat isa sa kanila ay halos 1 metro kubiko ang laki. Matapos ilipat ang mga ito pababa sa basement, naamoy ni Alex ang isang malakas na pabango ng halamang gamot sa sandaling binuksan niya ang isa sa mga kahon. Sa katunayan, naramdaman pa niya ang mga alon ng kakanyahan sa kahon. May mga espiritual na halamang gamot. Excited na bulalas ni Alex at agad niyang hinanap ang pinanggalingan ng essence. Ang mga espiritual na damo ay mas mahalaga kaysa sa mga normal na suplemento. Ang Centennial Ginseng at Centennial Snow Lotus na binili ni Alex mula sa isang auction dati ay hindi itinuturing na mga espiritual na damo. Sa halip, ang mga iyon ay itinuturing lamang na mga pandagdag. Dahil ang mga suplementong iyon ay may nutritional value at mas mahalaga para sa panggamot na paggamit, natural na mas malaki ang halaga ng mga ito sa merkado. Gayunpaman, ang mga espiritual na damo ay mga espiritual na bagay na sumisipsip ng makamundong diwa. Halimbawa, ang nagyayalong octagon na bulaklak sa silid ni Alex ay isang uri ng espiritual na damo. Sa wakas ay natuklasan ni Alex ang isang matingkad na pulang reishi sa kahon. Nagningning ang mga mata niya.
Ito ay talagang isang nagninangas na Lotus Reishi. Ano ang nagninangas na Lotus Reishi? Tanong ni Michelle. Makakatulong ito sa pagpapanumbalak ng iyong martial arts cultivation, nakangising sabi ni Alex. Sa sumunod na dalawang araw, nanatili si Alex sa basement ng villa para tumuon sa paggawa ng gamot. Ang limang herb box na dinala ng pamilya Yaol ay sapat na para makagawa siya ng ilang uri ng gamot. Samantala, sa lugar ng pamilya Asex. Sa wakas ay nakita ni Madam Joan ang kanyang matalik na kaibigan, isang maitim na balat, maliit na mata na matandang babae na 1.5 meters taas lamang. Joan Carlton, bakit mo ako hiniling na magmadali? Tanong ng maliit na mata na matandang babae na may malalim at garalgal na boses. Joan Carlton ang pangalan ni Madam Joan. Nagdilim ang tingin ni Madam Joan, I need you to help me infect a few people with some parasitic disease. Gusto ko silang matulog at hindi na magising, she said. Tawag na tulog at hindi na madyay gising. Ang luma, madilim na mukha ng babae ay bahagyang natigilan. Inikot niya ang kanyang mga mata at nagsimulang tumawa ng isang kakol. Joan, kailan ka naging mamamatay tao? Malaking bagay ito. Hindi ko sinabi na nais kong patayin ang sinuman. Gusto ko lang silang magkasakit ng malubhang at hindi na mababawi, nagugugol ang nalalabi nilang buhay sa kama. Ang matandang, madilim na mukha na babae ay tumawa ng mas makasalanan. Pagkatapos ko, Granny Blackwood, mahawahan sila ng aking sakit na parasitiko, mas mahihirapan silang mas masahol kaysa sa kung sila ay mamamatay. Joan, matanda ka at byuda. Sino ang maaaring bumawa ka ng galit sa kanila ng labis? Nang marinig ito ni Madam Joan, naging mas malupit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang mga mukha ni na Dorothy Asex at Alex Rockefeller ay lumitaw sa kanyang isipan. Nang isipin ni Madam Joan kung paano sa kabila ng pagiging lola ni Dorothy ay paulit-ulit siyang sinakta ng beach na iyon at pinilit pa rin bayaran si Dorothy at ang iba pa $110 milyong, naramdaman niya ang higit na puot sa kanyang puso. Mas masakit pa ito kaysa sa pagkamatay. Ngayon, nais niyang ipadama sa kanila kung ano ang kagaya ng pagdurusa at nais nilang patay sila sa halip. Sabihin mo sa akin, anong uri ng tao ang iyong pakikitungo? Tanong ni Granny Blackwood. Alam mo ang aking mga patakaran, hindi ba? Palagi akong naging patas sa aking pakikitungo at hindi kita niloloko. Isang solong biktima para sa $10 milyong. Kahit na mabuting magkaibigan tayo, hindi ko masisira ang panuntunan. Sa pinakadulo, bibigyan kita ng 20% na diskwento. Bukod doon, dapat kong sabihin sa iyo nang maaga na hindi ako kukuha ng trabaho kung ang target ko ay isang opisyal ng gobyerno, idinagdag niya. Mula noong sinaunang panahon, ang mga taong katulad niya ay hindi kailanman nakipaglaban sa mga opisyal ng gobyerno. Sa katunayan, ang mga nahawaan ng iba na may mga sakit na parasitiko ay kailangang maiwasan ang mga opisyal ng gobyerno sa lahat ng gastos. Kung hindi man, ang mga kahihinatnan ay walang katapusang. Huwag kang mag-alala, hindi sila mga opisyal ng gobyerno. Sila ang aking pangatlong manugang na babae, aking apo, at kanilang pamilya, sinabi ni Madam Joan. Ano, ang iyong apo? Nagalit ka na ba? Si Granny Blackwood ay hindi pa nakakuha ng kaso tulad nito. Siyempre, hindi ako nagagalit. Ang aking apo ay kumilos ng taksil at nais na sirain ang pamilyang Asex. Wala akong ibang pagpipilian kundi gawin nito. Fine. Hanggat nakukuha ko ang aking pera, wala akong problema dito, sinabi ni Granny Blackwood. $10 milyong bawat biktima na may diskwento na 20% ay nangangahulugang $8 milyong para sa bawat biktima. Ang pagbibilang sa mga miyembro ng pamilya ni Dorothy, kasama ang kanyang asawang si Alex Rockefeller, ay magdaragdag ng hanggang sa $32 milyong. Agad na tinawag ni Madam Joan si Benny Asex sa telepono upang humingi ng pera. Naguguluhan si Benny nang marinig niya ito, Nanay, bakit kailangan mo ng maraming pera? Ibinigay ko ang lahat ng natitirang mga likidong assets sa Dorothy Alex Constructions hindi masyadong matagal. Saan ko mahahanap ang lahat ng pera para sa iyo? Nalilito ka ba? Kapag tapos na ang bagay na ito, ang Dorothy Alex Constructions ay pag-aari sa amin. Ang kanilang kumpanya at pera ay nasa aming kontrol. Kahit na dapat kang humiram mula sa mga pating ng pautang, kailangan mong makuha sa akin ang perang ito. Bukod dito, dapat mong gawin ito ng mabilis. Kailangan ko ito ngayon.
Binigyan pa ako ng 20% na diskwento, tulala ka, sinabi ni Madam Joan. Walang magawa si Benny. Wala siyang pagpipilian kundi ang manghiram ng pera sa lahat ng kilala niya. Sa wakas ay pinamamahalaan niya ang pool ng higit sa 30 milyong dolyar. Sige, inilipat ang pera, kumilos ako kaagad. Maghintay ng mabuting balita mula sa akin, sinabi ni Granny Blackwood matapos niyang matanggap ang pera. Kailangan mo ba akong maglaro? Maaari akong gumawa ng isang paglalakbay sa bahay ng aking anak na babae. Mas madali bang gawin mo ang kailangan mo? Tanong ni Madam Joan. Malamig na hinaplo si Granny Blackwood. Joan, hindi mo rin masimulang maunawaan ang aking mga pamamaraan. Ang pakikitungo sa mga kasama na ito ay tulad ng pagkuha ng candy mula sa isang sanggol. Ang kailangan ko lang gawin ay lumakad sa kanilang pintuan sa harap at itanim ang aking sakit na parasitiko doon. Naisip mo bang kailangang maglagay ng lason sa kanilang tsaa o isang bagay? Sige, aalis na ako. Malalaman mo ang mga resulta sa bukas na gabi sa pinakabago. Huwag mo akong hahanapin sa hinaharap maliban kung ito ay talagang kinakailangan, sinabi ni Granny Blackwood. Habang pinapanood niya ang pag-alis ng Granny Blackwood, naging tuwang-tuwa si Madam Joan. Naisip niya ang tungkol sa kung paano sina Dorothy, Claire Essex at Alex Rockefeller ay maaari lamang mahiga sa kama at mag-ayos ng sakit habang ang mga bulate ng parasito ay drilled sa kanilang mga katawan. Ang pag-iisip lamang ang nagparamdam sa kanya ng hindi kapani-pani walang ginhawa. Bukas ng gabi, napakagaling, hahayaan kitang magkaroon ng ibang araw ng kapayapaan para sa ngayon. Magkaroon ng iyong pangwakas na hapunan. Bulalas ni Madam Joan. Nang dumating ang takip silim sa araw na iyon, lumitaw si Granny sa pamayanan ng villa ng Senaport. Nalaman niya kung saan nakatira si Dorothy. Nagkataon, ang pamilya ng tatlo ay lumalangoy sa pool. Sa katunayan, ang bakod sa paligid ng pool ay mas mababa sa 2 metro ang layo mula sa pool. Hindi talaga ito mahirap, ito ay tulad ng pagkuha ako ng 30 milyong dolyar ng libre, sinabi ni Granny Blackwood. Dahan-daang lumakad ng mas malapit si Granny Blackwood. Nang siya ay dumaan sa bakod, marahang hinimas niya ang kanyang itim na mga kuko mula sa labas. Pinitik ni Lola Blackwood ang ilang halos hindi kapansin-pansing mga bulating parasito sa swimming pool. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay nagpalungkot kay Claire Essex. Nakita ni Claire kung gaano kakulit si Lola Blackwood. Sa katunayan, nakita ni Claire ang kanyang kasuklam-suklam at ang kanyang ekspresyon ay nakakainis. Hoy, sino ka? Bakit ka nakatayo dito? Tumabas ka na. Ano ang tinitignan mo? Tinurong ni Claire si Lola Blackwood at sumigaw. Tumawa si Lola Blackwood at inilabas ang naninilaw niyang ngipin. Mayroon kang isang matalas na dila. Sa totoo lang, nakakainis ka. Tangkilikin ang iyong mga huling sandali ng kaligayahan. Hindi ka na makakalangoy muli. Anong kalokohan ang sinasabi mo, matandang babae? How dare you curse me? Kukunin ko ang isang tao na kumatok sa iyong mga ngipin. Matanda ka na kaya baka patay ka na. Bakit ka ba nagsasalita ng kalokohan dito? Baliw ka ba talaga? Galit na sigaw ni Claire habang tumatalon-talon. Nagalit agad si Lola Blackwood. Gusto niyang turuan ng leksyon ang beach na ito. Kaya naman, dumukot siya ng isa pang parasitic worm at ipinitik yon sa doll-doll na bibig ni Claire. Ah, ma'am. Ano yun? Ito ba ay isang bug? May naramdaman si Claire, ngunit inisip niya na ito ay isang maliit na insekto lamang at wala itong pakialam. Tumawa ng nakakatakot si Lola Blackwood bago tumalikod at umalis. Sa kasamaang palad, hindi niya nahanap si Alex Rockefeller. Kailangan niyang gumawa ng isa pang pagtatangka. Noong gabing iyon, hindi makatulog ng maayos si Claire. Nakaramdam tuloy siya ng pangangati sa buong katawan at hindi napigilan ang pagkamot ng makati. Nakaramdam ng pangangati ang kanyang tiyan lalo na. Parang may kumagat sa kanya mula sa loob. Kinakamot niya ito ng paulit-ulit. Sa huli, nagising siya na nakakita ng maraming madugong marka sa kanyang tiyan na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Sa paghahambing, mukhang maayos sina Dorothy Essex at Beatrice Essex. Kinabukasan, pumasok si Dorothy sa trabaho. Nay, ilang araw na lang magsisimula na ang school. Pero matagal na akong hindi nakakabili ng bagong damit. Gusto kong bumili ng damit. Bibilhan mo ba ako, please? Tanong ni Beatrice kay Claire. Hindi mo ba maisusuot ang mga damit na binili mo noong unang kalahati ng taon? Tanong ni Claire.
Sinabi ko na sa iyo. Sinira mo ang damit, pati yung mga puti naging itim na. Paano ko isusuot ang mga iyon? Iisipin ng mga tao na kami ay napakahirap kaya kailangan naming mag-scavenge sa mga lansangan. Bulalas. P. Beatrice. Tumango si Claire. Hindi ka nagkakamali, pero wala akong pera. Ginastos ko na ang lahat ng $100,000 na ibinigay sa akin ng kapatid mo noong nakaraan. Ano? Ano ang ginastos mo? Ako ang iyong ina. Bakit mo tinatanong kung ano ang ginagawa ko sa pera ko? Anong gagawin ko? Napamulat ng mata si Claire nang maalala na may manugang papala siya. Wala bang simpleng solusyon dito? Hanapin mo si Alex, ang lalaking walang kwenta. Ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng ilang kumpanya na tinatawag na Lush Cosmetics. Dapat may dala siyang pera. Duda ako na pinutol niya siya. Agad na tinawagan ni Claire si Alex sa telepono. Alex! Samahan mo kami ni Beatrice sa shopping mall. Nakahiga si Alex habang nakasuot ng medicated face mask. Ano? Gusto mo samahan kita sa shopping mall? Pero bakit? Iniisip ni Alex kung sumikat na ba ang araw sa kanluran. Hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay ang kanyang biyenan kung hindi man. Bakit ba ang dami mong tanong? Bilisan mo, sunduin mo kami, ikaw ang aking manugang. Isa pa, natural na maganda kami ni Beatrice. Paano kung sundan tayo ng masasamang tao at saktan tayo kapag tayo ay nasa labas? Tanong ni Claire. Magaling si Claire sa mga salita niya at may paraan siya para kumbansihin si Alex. Iniwan na walang pagpipilian, sumunod si Alex. Maya-maya, nakarating na silang tatlo sa California Plaza. Itinuring itong top-rated shopping mall sa California. Diretsong dinala ni Claire si Beatrice sa isang tindahan ng Chanel. Sa kanyang pagtataka, may isa pang binibini na bumibili ng damit doon. Nang makita ng dalaga si Beatrice, malamig siyang tumawa. Hindi ba ikaw ang maganda ngunit mahirap na babae mula sa paaralan, Beatrice Asex? How dash you step into a Chanel store? Kaya mo bang bumili ng mga gamit dito? At hindi ba balo ang iyong ina? Nahanap ka ba niya ng isang mayamang stepfather? Hindi pwede iyon. Murang damit ang suot ng stepfather mo. Bakit? Ang iyong ina ay napakahirap pa rin sa kanyang mga pagpipilian sa mga lalaki. Akala talaga ng babaeng iyon ay si Alex Rockefeller ang lalaki ni Claire Asex. Hindi nakaimik si Alex. Sa mga araw na ito, siniseryoso niya ang pagpapaganda at pangangalaga sa balat. Gumawa siya ng napakaraming blood energy pills at kumakain siya. Nang mahigit 10 nito araw-araw, naghanda pa siya ng kaldero ng gamot na mabuti sa kanyang balat. Sa katunayan, ginagamit niya ang cream-based face mask ng Lush Cosmetics. Ang kanyang mukha ay naka-recover na nang humigit kumulang 70-80%. Kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, ang mga imperfections sa kanyang mukha ay halos hindi napapansin. Sina Claire at Beatrice Asex lamang ang mga taong hindi makapagsabi ng pagkakaiba. Tiningnan ng mabuti ni Alex ang babaeng nagsalita. Maikli ang buhok niya at hugis-itlog ang mukha. Nakasuot din siya ng creamy yellow dress na nakahubad ang mga balikat. Ang puting bra strap sa magkabilang gilid ng kanyang mga balikat ay nagpaisip tungkol sa mga hindi nararapat na bagay. Malamang na irate siya ni Alex ng 7 sa bawat 10 para sa kanyang mga facial features. Gayunpaman, ang 1 sa 7 puntos na iyon ay ibinigay dahil sa kanyang makeup. Sa madaling salita, bahagya siyang pumasa. Walang paraan na maihahambing ang babaeng ito sa natural na kagandahan ni Beatrice. Sa katunayan, ang sinabi ni Claire sa telepono kay Alex ay hindi isang labis na pagmamalabos. At the very most, nagyayabang siya. Gayunpaman, agad na nagalit. Si Claire nang marinig ang sinabi ng dalaga. You little bitch, wala ka bang manners? Sino ang tinawag mong balo at sino ang kanyang ama? Mukha ba siyang lalaki sa akin? Dapat wala kang mga magulang na nagtuturo sa iyo kung paano kumilos. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon kung paano kumilos sa halip? Ang mga kakayahan ni Claire sa pakikipagtalo ay pangalawa sa wala. Ito ay isang bagay na naranasan at alam na alam ni Alex. Ano ang sinabi mo? How dare you sumigaw sa akin? Galit na galit ang dalaga. Beatrice, bakit hindi mo sabihin sa bitch mo ng isang ina kung sino ako? Sino siya? Nakakunot ang noo ni Claire na lumingon kay Beatrice at nagtanong. Sa ngayon, namutla na ang mukha ni Beatrice, mukhang takot na takot. Morn, ang pangalan niya ay Vanya Tyler.
Kaklasiko siya noong high school, mahinang sabi ni Beatrice. Malamig na umuso si Claire. She's only your high school classmate, pero bakit ang yabang niya? May masamang dugo ba sa inyong dalawa? Umisi si Vanya Tyler, na may masamang tingin, nag-cross arms si Vanya at tumango kay Beatrice. Ipagpatuloy mo, sa tingin ko ang kanyang ina ay isang executive sa California Plaza, sabi ni Beatrice pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti. Ha, nagulat si Claire, ang pagiging executive sa California Plaza ay parang isang malaking bagay. Ang California Plaza ay ang nangungunang shopping mall sa California. May mga chismis pa nga na ang California Plaza ay pagmamay-ari ng Thousand Miles Conglomerate. Ano man ang kayamanan o kapangyarihan, ang mga executive dito ay nasa pinakamataas na bilog ng lipunan. Ang mga normal na tao ay hindi kayang buluhin sila. Nang makita ni Vanya ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Claire at kung gaano kitakot si Beatrice, tila natuwa siya. Beatrice, nagkamali ka. Ang aking ina ay hindi isang executive sa California Plaza, sabi ni Vanya. Gamon agad ang pakiramdam ni Claire. Ito ay naging hindi totoo pagkatapos ng lahat. Dapat kanina pa nagsalita si Vanya. Talagang binibigyan niya ng takot si Claire. Ngunit sa susunod na sandali, si Vanya ay nagsimulang tumawa ng malamig. Ang aking ina ay CEO na ngayon ng California Plaza. CEO ng California Plaza. Nanginginig ang mga labi ni Claire habang sumisigaw ng malakas. Si Beatrice ay tila natakot din at wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Noong high school, madalas na binubuli si Beatrice ni Vanya. Sa katunayan, minsan ay ikinulong ni Vanya at ng kanyang mga kaibigan si Beatrice sa banyo sa loob ng 3 oras. Mahigit 10 beses pa nga nila itong sinampal. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng emosyonal na peklat kay Beatrice, na kadalasang nagbibigay sa kanya ng mga bangungot. Sa labis na pagsisikap, nagawa ni Beatrice na makapasok sa Universidad ng California. Samantala, si Vanya ay tila umalis ng bansa pagkatapos ng high school, kaya hindi naasahan ni Beatrice na makakabangga siya ngayon sa lugar na ito. Umuso si Vanya, tama iyan. Natatakot ka ba ngayon? Beatrice, mukhang hindi pa ako naging harsh sa iyo noong high school. Hindi kita ginawang dilaan ng shit sa inidoro. Kaya't nakalimutan mo na kung gaano ako kalakas, at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong bitchy na ina ay naglakas loob na magsalita ng mga baliw na bagay tulad ko na walang mga magulang na magtuturo sa akin. Sabihin mo sa akin, paano ko kayo tuturuan ng leksyon? Pinagpawisan si Claire, napakalakas ng ina ni Vanya na parabang sa kanila ang buong California Plaza. Kung narinig ng nanay ni Vanya ang sinabi ni Claire, hindi talaga makakaalis si Claire sa California Plaza ngayon. Nagsimulang magsalita si Claire, Vanya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Since high school classmates kayo, that means friends din kayo, right? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Tinawin natin ang mga bagay-bagay. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Okay. Umisi si Vanya. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Sa sandaling iyon, nakita ng 2 kawani ng Chanel ang nangyaring salungatan at mabilis na tumakbo. Agad namang nakilala ng 2 si Vanya Tyler at nilapitan ito. Miss Tyler, anong nangyari? Bakit kayo nag-aaway? Sa mga kawani, si Vanya ay anak ng kanilang amo. Malinaw, kailangan nilang tulungan siya. Wala masyado. Sinigawan ako ng bitchy na babaeng ito at sinabing namatay ang nanay ko. Sa tingin mo, paano ko sila haharapin? Sabi ni Vanya, ano, nakakahiya, isang babae ang bumangga, nakasuot siya ng dissenting office outfit at parang nasa early 30s. Isa pa, medyo maganda siya. Siya pala ang store manager nitong Chanel outlet. May death wish ka ba? How dare you say napatay na si Miss Fernandez? Wala kang ideya kung ano ang pinasok mo sa iyong sarili. Alam mo ba kung sino si Miss Fernandez? Hindi lang siya ang CEO ng California Plaza, ngunit isa rin siyang high-level executive sa Thousand Miles Conglomerate. Nagtatrabaho siya para kay Lord Lex Gunther. Mas mabuting lumuhad ka at humingi ng tawad kay Miss Tyler ngayon din. Kahit si Lord Lex Gunther mula sa Thousand Miles Conglomerate ay dinala. Naramdaman agad nina Claire at Beatrice Asex na nanghina ang kanilang mga binti at nanginginig ang kanilang mga labi. Sa totoo lang, gustong lumuhad ni Claire.
Gayunpaman, nagsimulang magsalita muli si Vanya. Sa tingin mo ba sapat na ang pagluhod at paghingi ng tawad? Bitch, sa tingin mo ba kaibigan ko ang anak mo? Masyadong malayo ang iniisip mo. Bakit ako, Vanya Tyler, makikipagkaibigan sa isang bitch na tulad ng iyong anak? Marahil ay wala kang ideya, ngunit minsan ay ikinulong ko siya sa banyo ng lalaki. Hindi siya makaalis ng 3 oras. Habang nasa loob kami, mahigit 10 beses ko siyang sinampal. Halos kailanganin niyang gumapang sa lupa at kumain ng shit. I bet hindi niya sinabi sa'yo, di ba? Iyon ay dahil hindi siya maglalakas loob. Kung sinabi niya sa sino man, hinuberin ko siya at ipinarada sa paligid ng paaralan. Ano? Nagulat si Claire. Naging berde ang mukha niya. Beatrice, totoo ba ito? Noon, umiiyak na si Beatrice. Malinaw, ito ay totoo. Bakit mo ginawa iyon? Sa wakas ay humakbang pasulong si Alex Rockefeller at mahinahong nagtanong. Kung sino man ang nakakakilala sa kanya ng lubusan ay makikita sa mga mata nito na galit siya. Noong una, parang palabas lang ang trato niya rito. Dahil hindi niya gaanong gusto sina Claire at Beatrice, lihim siyang natuwa nang masaksihan silang tinuruan ng leksyon. Gayunpaman, ang mga bagay na sinabi ni Vanya ay lalong nagpagalit sa kanya. Ang babaeng ito ay 10 beses na mas masama kaysa kay Claire. Sa wakas, hindi na niya kinaya. Gusto mo bang malaman? Sino ka ba? Ikaw ba ang gigolo ng matandang ito, o ikaw ba ang boyfriend ni Beatrice? Umisi si Vanya. Hindi rin, sabi ni Alex. Hindi rin. Kung ganoon, ipapayo ko sa iyo na lumayo sa 2 beach na ito. Sa tingin ko mukha kang medyo masculine. Bakit hindi ka pumunta sa aking lugar at magtrabaho bilang aking lalaking yaya? Babayaran kita ng $20,000 bawat buwan. Ano sa tingin mo? Ang ekspresyon ni Vanya ay nagmukha siyang babaeng lobo. Si Alex ay isang magandang lalaki. Samantala, si Vanya ay nagkaroon ng napakagulong personal na buhay. Sa ngayon, gusto niya talagang makasama si Alex. Umiling si Alex. Hindi ako interesado. Ang gusto ko lang malaman ay kung ano ang balak mong gawin sa kanilang 2. Alex, kaninong panig ka? Lalaki ka rin ba? Galit na sabi ni Claire. Hindi siya pinansin ni Alex. Pumalaklak si Vanya. Napakadali niyan. Gusto kong lumuhad sila at yumukaw sa akin ng 100 beses. Pagkatapos nito, gusto kong pumunta sila sa banyo at dilaan ang mga toilet bowl. Tapos kakalimutan ko ang nangyari ngayon. See? Hindi ba ako mabait? Kinindatan pa ni Vanya si Alex nang magsalita ito. Nagtawanan ang ilang empleyado ng Chanel. Naghihintay sila ng magandang palabas. Tumango si Alex. Naiintindihan ko. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Nakadilat ang mga mata ni Claire at Beatrice habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Alex. Bamuka ang bibig ni Claire at sisigawan na sana siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang sinampal ni Alex si Vanya ng malakas sa kanyang mukha. Wham! Biglang tumahimik ang paligid. Maraming salamat sa suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Oh,